At kaugnay po ng offline balik paaralan, makakapanayam natin sa linya ng telepono si Police Chief Superintendent Wilben Mayor, ang tagapagsalita ng PNP. Magandang umaga po, sir. Kara, magandang umaga sa mga nanonood at nakikinig na inyong palatuntunan. Magandang umaga po. Sir, kailan po natin na opisyal na sisimulan itong offline balik paaralan at ano po yung mga partikular na gagawin po ng inyong ahensya kaugnay dito, sir? Kara, ang Philippine National Police ay magpapalabas ng operational guidance for offline balik eskwela para sa taong 2016-2017. Actually ngayon, Kara, isa effective pa yung summer vacation 2016 natin dahil up to May 30 ito. But starting May 28 hanggang June 18 ito yung ating mga operational procedures na gagawin yung open balik eskwela. Though ang mga ganitong security preparations natin, tuloy-tuloy naman to sa buong school year 2016 and 2017. We call that offline balik eskwela na kung saan ang ating mga police ay naglalagay ng mga police assistance desk o nagpapatrolya sa mga eskwelahan. At alam natin na pagsimula ng maaga pa, tanghali at gabi, ay lumalabas at papasok ng ating mga eskwela, mga estudyante, kaya babantayan po ito ng ating mga kapulisan, Kara. Okay, sir, meron po bang mga particular na lugar na mahigpit pong babantayan ng PNP dahil dito? O may nakikita kayong mga eskwelahan na may banta sa seguridad? So far, Kara, wala naman. Nagiging ganito na ang ating security measures every year. Dahil alam natin na ang mga estudyante natin, ating mga guro at iba pang mga empleyado ng schools is busy or maabala sa pagpasok dito sa eskwelahan, lalong-lalo na nga doon sa nabanggit kong mga oras. At napakarami ng tao sa mga ganitong pagkakataon sa ating mga eskwelahan. Wala naman tayong mga na-receive pa na information with regard to that sa question mo, Kara. But as part of the security measures, so friend, proactive measures na ginagawa ng Philippine National Police, ay dinideploy natin ang ating mga kapulisan sa mga lugar na to. Para po sa mga magulang, ano-ano po ang mga maipapayo ninyo para po matiyak yung kaligtasan ng kanilang mga anak ngayong darating na po ang pasukan, sir? Yes, Kara, as much as possible, yun ang aming palaging pinapayo na ang mga estudyante nila, as much as possible, is sila ang susundo, kilala nung magsusundo yung kanilang mga estudyante at naka-coordinate dyan doon sa security officers ng bawat school para masiguro natin na yung susundo sa ating mga estudyante, yun din yung naghahatid. And of course, mag-ingat po tayo sa mga usually itong sa pagkukuha ng ating mga tagabantay o tagahatid ng ating mga estudyante sa schools at sa pinapayuhan din natin na ating mga, lalo-lalo mga drivers naghahatid na sa school buses na mag-ingat po dahil po mga sakay nila, lalong-lalo na ay mga estudyante at mag-ingat po tayo sa daan, lalong-lalo sa panahon na to at darating nga mga tag-ulan, madulas ang kalsada, kaya mag-ingat po ang ating mga drivers, lalong-lalo sa paghatid ng ating mga estudyante. Sir, over the past week, isa po sa mga naging usap-usapan, lalo na sa social media, ito pong ipinapanukala or iminumungkahi ng bagong papasok nating presidente na si Rodrigo Duterte na magkaroon ng no uniform policy. Ano po ang tingin ng PNP tungkol dito, sir, lalo na sa angulo po ng seguridad ng mga estudyante, sir? Siguro, Kara, maganda yung discuss yan ng Department of Education sa part naman ng Philippine National Police is nakasecure naman kami sa mga premises. But on the other hand, ang importante lang siguro doon is yung mga identification ng bawat estudyante at masiguro natin na yung mga sumusundo at pumapasok sa school ay kilala ng ating mga school authorities. Sa pagdating sa uniforme, Kara, siguro maganda pag-usapan niya ng Department of Education tsaka yung mga magulang. Maraming salamat po sa inyo, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, tagapagsalita ng PNP. Maraming salamat, Kara, sa pagkataon. Magandang umaga po.